차원 마무려 para pagbabago. Pangulong Duterte, ang mga batikos na masyado raw siyang nagpapa-under sa China pagdating sa isyu sa teritoryo sa West Philippine Sea. Derechan pangaraw niyang sinabihan ang China na pag-aari ng Pilipinas ang mga teritoryo, pero nagbabala raw ng gera ang Chinese President. Nakatutok si Katrina Sol. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, may babala si Chinese President Xi Jinping sa Pilipinas kung itutuloy ng ating gobyerno ang planong oil exploration sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea. We do not want to quarry with you or into China. We want to maintain the present warm relationship. But if you force the issue, we'll go to war. Ano pa bang sabihin ko? Sinabi yan ng Pangulo sa 33rd Philippine Coast Guard Auxiliary National Convention sa Davao City. Sa gitna ito ng kritisismo ni Associate Justice Antonio Carpio, miyembro ng delegasyon na Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration in The Hague at dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, sa tila malambot na paninindigan ng administrasyon sa China. Pero ayon sa Pangulo, sinabi raw niya sa China sa harap ni na National Security Advisor Hermogenes Esperon at Defense Secretary Delphine Lorenzana ang naging desisyon ng International Arbitral Tribunal. Pinilit naman daw ng China ang kanilang historical claim. Sinabi ko talaga harap-araban. That is ours and we intend to drill oil there. Mula nang palaboy-laboy. Kung magkagyera man daw. So we seek the help of America, a concerted effort of all the member states of the United Nations. Are they willing to fight? Because if they're willing to fight, we are. But kung ako lang, why would I do that? It will result in a massacre and it will just destroy everything. Sa gitna ng talumpati, hindi naiwasan ng Pangulo na magpahaging sa nakaraang administrasyon. Lahat daw kasi ng mga nangyayari ngayon ay may kinalaman sa mga desisyong ginawa 6 na taon na ang nakakaraan. Even without the arbitral ruling or anything at all, the constant law of the sea is not you cannot build a man-made structure, irrespective of whatever laws that you'd want to invoke. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Naniniwala sa Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na pwedeng isumbong ni Pangulong Duterte sa United Nations ang babala ng China na magkakagera kung ipipilit ng Pilipinas ang oil exploration sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay Carpio, ang bantang ito ay paglabag sa UN Charter at iba pang kasunduang pinirmahan ng China at Pilipinas. Pwede raw mag-sponsor ng resolusyon ng Pilipinas sa UN General Assembly na kokondena sa banta ng China at igigit na dapat sumunod ang China sa arbitral ruling. Ayon naman kay dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, ipinapakita lang ng payag ni Chinese President Xi Jinping ang tunay na posisyon ng China sa isyu ng arbitral ruling. Patunay rin daw itong naniniwala ang China na mananaig ang lakas sa katotohanan. At wala itong planong irespeto ang rule of law kung hindi ito makikinabang. Nanapak ng MC ang presidente ng Association of Barangay Captains ng Lasam, Cagayan sa pagdiriwang ng Tinupig Festival. Tado si Gerardo. Lasing daw noon si Kapitan Fred Arthur Agatep at nainis nang hindi raw niya narinig ang kanyang pangalan na kasama sa mga bibigyan ng token. Nagulat ang lahat, hindi lang ang MC, dahil dinig naman daw ang pangalan ni Agatep. Wala pang pahayag ang kapitan. Magandang gabi po. Mahigit 17 milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat sa isang kotseng inabandona sa mall sa Taguig. Bago ito, may ikakasasan ng bypass operation sa lugar. Nakatutok si Steve Dailisa. Sa kotseng ito na inabandona sa labas ng mall sa Taguig City, aabot sa 17.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakita. Hindi kami sigurado kaya kumuha kami ng asa. Pina-stiff naman yung awis dyan sa palibot ng kotse. Tapos umupo siya.
So yun yung indicator na meron siyang naamoy na either drugs. More or less mga 3.5 kilos. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Drug Enforcement Unit, pasado alauna ng hapon kahapon ipinarada sa parking lot ng mall ang kotse na may plakang UAP625. May mga na-recover din daw ng mga dokumento sa loob ng kotse pero sa Lunes pa raw ilalabas ang detalye ukol dito. Meron kaming nakuhang document na may pangalan pero hindi pa kami sigurado kung siya nga. So i-verify pa namin. Sinusuri na sa laboratorio ng PIDEA ang nakumpiskang hinihinalang droga. Inaalam pa kung may kinalaman ng insidente sa ikakasasanang by-bust operation sa lugar. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Sinikwat ng snatcher ang gamit ng isang pasahero ng jeep sa gitna ng traffic. Dalawang dayuhan naman ang nasalisihan habang kumakain sa restaurant. Ang mga insidente na hulikam tinutukan ni Tina Panganiban Pero. Sa kuhang ito ng CCTV, mukha namang ordinaryo ang tagpo sa isang restaurant sa Bacolod City. Kumakain at nakikipagkwentuhan ng isang Australiano kasama ang kanyang pamilya. Pero hindi niya alam, pasimple na palang dinekwat ang kanyang bag nang dumaang lalaki sa kanyang likuran. Ipinasa agad ng suspect ang bag sa kasabwat na babae, saka sila nagmadaling lumabas. Hindi bababa sa 50,000 piso ang halaga ng mga gadget at cash na natangay ng mga nanalisi. Kuha naman ito sa isa pang kainan sa Bacolod. Ang umatake naman ang kasabwat na babae sa naunang restaurant. Mabilis na kinuha ang bag ng isang Koreano na nasa tabi lang niya. Hindi ito napansin ng biktima na abalang kumakain. Patuloy na tinutugis sa mga suspect. Sa Cebu City naman, huli sa dashcam ang pag-atake ng isang snatcher sa kalsada. Habang nakahinto ang mga sasakyan, nilapitan ng lalaki ang isang jeep, sabay na nikwat ang gamit ng isang pasahero. Di pa malinaw kung ano ang natangay ng lalaki, pero mabilis siya nakatakas matapos ang pagnanakaw. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Hindi bababa sa 10,000 pisong kita ng tindahan ang tinangay mula sa isang babae sa Quezon City. Ang insidente na hulikam. Tinutukan niya ni Cesar Apolinario, exclusive. Ang babaeng ito ang tinuturong suspect ng negosyanteng si Amelia Claveria na umano'y tumangay ng di bababa sa 10,000 pisong halaga ng kita niya sa pagtitinda sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Hindi kita sa CCTV ang aktwal na pagnanakaw pero ilang segundo paglabas ng tindahan ng suspect, sumakay ito ng tricycle. Nakilala niyo po yung suspect? Hindi ko po sir nakilala kasi na-edip nga po ako. Tapos naalim po nga tanong ko nung may bibili. Uh-huh. Tapos pag ano lang magsusukli ako, wala nang laman yung nilayan ko kundi mga tagpipiso na lang at 25. Muli niyang nireview ang CCTV. Gusto ko lang malaman kung sinong nagbukot doon sa tindahan ko sa Ambret. Pero nang mapanood, walang nakakilala sa babaeng suspect na hindi raw residente ng barangay. Iba yung pag-iingat talaga. Kung aalis man tayo, kailangan iligpit natin o isara natin yung pwesto natin. Miyerkules din ang umaga nang mabudol-budol naman daw ang isang lalaking residente rin ng Barangay Commonwealth. Sa video, makikitang napadaan ang biktima sa kabaan ng Commonwealth. Nilapitan siya ng isang lalaki at isa pang binata na edad 14. Hiningan daw nila ng tulong ang biktima na tagpuin ang tsuhin ng biktima sa bandang Fairview. Sa biyahe na nalaman ng biktimang hindi alas kundi 2 piso ang laman ng panyo. Paayon ng barangay, huwag makipag-usap sa mga hindi kakilala. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Mayigit 800,000 piso ang halaga ng shabu naman ang nasamsam sa 3 sangkot umano sa droga sa Quezon City. Ang supplier umano ng isa sa mga sospek, Chinese national na preso. Nakatutok si JP Soriano. Sakay ng mamahaling sasakyang ito, si Jefferson Rafana ng Masakote ng Anti-Drugs Operatives ng Quezon City Police District Station 5. Supplier umano ng droga si Rafanan. Nakuha sa kanyang mahigit 80 gramong shabu na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos, isang kalibre 45 baril at drug paraphernalia. Matapos maaresto, itinuro ni Rafanan si Romel Beneventura na kanya raw supplier ng shabu. Agad din itong naaresto, pati ang kasama nitong si Nenchi Narvas na umano'y drug courier. Nakumpiska sa kanila ang mahigit 80 gramong shabu, isang sasakyan, kalibre 45 baril at mga bala. Sa kabuuan, mahigit 800,000 pesos ang halaga ng shabong nakuha sa mga sospek. May mga nakuha ring resibo kay Beneventura na magtuturo umano sa supplier niyang preso sa Bicutan City Jail. We have information na yun nga na andon, a Chinese national. The mastermind who are orchestrating
the delivery distribution of drugs na andun pa rin. May contact lang sila sa labas. Dahil sa pagkakaresto kay Rafana, napatunayan nagpapatuloy pa rin umano ang operasyon ng ilang drug lords na nakakulong sa ilang city jails. Bukod sa droga, napakalamang si Rafanan ay dating hitman ng isang breakaway group ng Alex Bongcayo Brigade. 10 taon siyang nakulong sa kasong multiple murder. Nitong Enero, napalaya si Rafanan matapos ibasura ang mga kaso. Itinanggi ni Rafanan at Buenaventura na sangkot sila sa droga. Unang-una, hindi sa akin yung sasakyan. O ba't sabihin nila sa akin yung droga? JP Soriano, nakatutok, 24 oras. SUV, may dalawang tumatawid. Sumalpok ang nakamotor sa babaeng tumatawid na nakabandage ang isang mata. Walang pedestrian lane sa lugar. At makikita sa video ang pedestrian overpass ilang metro sa unahan. Pareho namang nakatayo agad ang babaeng tumatawid at lalaking nakamotor. Kahit umaambon at madulas ang kalsada, mabilis pa rin ang andar ng motorsiklong ito. Hindi malinaw kung nagpadulas siya para umiwas sa SUV sa intersection o kung nawalan talaga siya ng kontrol. Tumama ang motorsiklo sa gilid ng SUV pero hindi malakas ang bangga. Naitayo naman ng rider ang motor niya. Galit na bumaba ang driver ng SUV. Dumating naman ang isang babaeng traffic enforcer na pumagitna sa dalawa. Sa Toledo City, Cebu, nakuna ng video ang pag-overtake at pag-hit and run ng motorsiklo sa kasunubong na sasakyan ng uploader. Ang rider at ang cast nito parehong walang helmet. Ayon sa uploader, hindi huminto ang mga nakamotor. Dalawang nakamotorsiklo naman ang naaksidente sa Los Baños, Laguna, nang may biglang tumawid sa harapan nila at tumama sa unahan ng kanilang motor. Sumemplang naman ang isang rider nang mapadaan sa kalsadang may langis. Ayon sa uploader, nawalan siya ng kontrol at dumula sa kalsada. Sa datos ng PNP-HPG, pangalawa sa pinakamaraming naaksidente noong 2015 ang mga nakamotor. Paulit-ulit na paalala ng MMDA sa mga rider, magsuot ng protective gear, pumuesto sa tamang lane, iwasan ang pag-overtake ng alanganin, at huwag humarurot lalo na kung basa ang kalsada. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sugatan ng driver ng isang truck matapos itong mabangga ng isang kotse sa Santa Maria, Laguna. Wasak ang harapan ng kotse sa lakas ng salpukan sa Marcos Highway. Ayon sa pahinante ng truck, mabilis ang takbo ng kotse. Papunta raw sa Infanta, Quezon, ang truck. Ang kotse naman papuntang Maynila. Nagpapagaling na ang sugatang driver. Sinisika pa naming kunin ang panig ng driver ng kotse at ng mga otoridad. Ilang araw nang ipinatutupad ang Anti-Distracted Driving Act. Pero marami pa rin ang nalilito. Ano-ano nga ba ang mga bawal? Alamin sa pagtutok ni Mark Zambrano. Todo text ang driver ng jeep na ito habang nagmamaneho. Dead ma, kahit sinita na ng kanyang pasahero, pati ang rider na ito, ang lakas ng loob mag-text. Kasama ang mga ito sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Anti-Distracted Driving Act. Pero maraming motorista ang nalilito sa batas. Kasama na ang mga gumagamit ng dashcam at traffic navigation app. Ayon sa LTO at LTFRB, ang dashcam pwedeng ilagay sa likod ng rearview mirror o kaya sa gitnang pinakababang bahagi ng windshield. Ang cellphone o ibang gadget, ipwesto raw sa aircon vent kung saan mas mabilis at mas madali itong tingnan. Huwag daw itong ilagay sa kambyo kasi mahihirapang tumingin ng driver. Pero ayon sa Philippine Global Road Safety Partnership, baka mas delikado pa kung ilalagay sa baba ng dashboard ang gadgets. May mga pag-aaral na lumabas na pagka nandito nakalagay yung cellphone, pag nag-ring yung cellphone, di yung gaganon ka, titingin ka ganon, no? Yung sequence na yan, that takes how many seconds? Eh kung you're running at 100 kilometers per hour, that's 27.7 meters per second. You cannot afford that. Malinaw din ang bahagi ng sasakyan na hindi dapat kabitan ng kahit ano. Ito, yung pagdyan mo nilagay yan. Oo, dahil talagang na-obstruct na yung view mo niyan. No? Dito, yan, ilagay mo yan dyan. Hindi pwede dahil kasi hindi mo makikita yung kung anong speed mo dahil kasi nandito yung mga gauges ng sasakyan. May mga nagtatanong din, paano iba pang accessories na nilalagay sa dashboard? Sa ilalim ng Joint Administrative Order o JAO 2014-01, bawal ang defective at unauthorized accessories na banta sa kaligtasan sa kalsada. Hindi siya under ADA, it is under JAO. Yung mga accessories and devices na nasa top ng dashboard. So yung mga nakikita nyong mga kumakaway na pusa, yung mga, it all falls under this one. Bawal din ang mga rosaryo o puon sa dashboard o nakasabit sa may windshield. Mga display na hayop na gumagalaw ang ulo, pati na mga lucky charm. At anumang sagabal sa line of sight ng driver. Ang mga signboard sa mga pampasero sa sasakyan, bawal din.
maglalabas ang LTFRB ng memorandum circular para ilagay ang markings at signages ng mga ruta sa gilid ng sasakyan. Pasok din sa reckless driving ang pag-makeup, pagkain at pag-inom habang nagmamaneho. Bibigyan daw ng LTO at LTFRB ang mga motorista ng isang linggo para alisin ang mga abubot sa windshield. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Nalunod ang ilang alagang hayop sa Dimataling, Zamboanga del Sur dahil sa umapaw na ilog. Ayon sa pulisya, ilang kalabaw, baka, kabayo at baboy ang natagpuang patay kaninang madaling araw sa gilid ng Sugbay Uno River. Iniwan daw silang nakatali ng may-ari sa gilid ng ilog. Rumagasa ang tubig matapos ang malakas na ulan. Ilang hayop pa ang napaulat na nawawala. Wala namang nasaktang residente. Ayon sa PAGASA, thunderstorm ang naranasan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang sunog na bangkay ng babaeng natagpuan sa Mercedes Camarines Norte. Nitong May 14 pa raw nawawala ang ginang na nagpaalam lang na bibili sa tindahan nung Miyerkules natagpuan ng kanyang sunog na labi sa gilid ng kalsada. Ayon sa nag-upload ng mga larawan, may persons of interest na mga pulis. Idinulog na rin daw ito ng asawa ng biktima sa isang anti-crime group. Isinara sa mga motorista ang alabang northbound toll plaza ng South Luzon Expressway para bigyang daan ang muling pagtatayo sa bumagsak na tore ng NGCP. Mula sa Muntinlupa City, Nakatutok Live, si Athena Esterian. Athena. Jiggy, matapos ang isang buwan ay tinatayo na sa permanenteng lokasyon ang nasunog na NGCP Tower dito sa Muntinlupa City. Ang toll plaza sa northbound ng South Luzon Expressway matapos magkasunog sa lugar. Matapos ang isang buwang pagkukumpuni, itinatayo na muli ang tore. Simula kaninang alas 6 ng umaga, sarado ang alabang northbound toll plaza ng SLEX. So mananatili siyang sarado, yung alabang northbound exit ng South Luzon Expressway hanggang bukas ng gabi, alas 6 ng gabi. Ang alternatibong ruta, ang Philinvest Exit na sa kasalukuyan ay may maluwag hanggang katamtamang daloy ng trapiko. Bahagyang bumagal naman ang daloy ng trapiko sa SLEX northbound lane katapat ng ginagawang NGCP Tower na dinaraanan ng mga pamaynila dahil sarado ang rightmost lane. Bukod dito, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali bukas, may mga pagkakataong isasara ang alabang viaduct para rin sa konstruksyon ng NGCP Tower. Talagang ginagawa namin ang lahat para siguraduhin walang ma-aksidente at maging hindi mapanganib yung pag-aming pagkukumpuni kasi alam naman natin na yung lugar na yan, maraming sumasakyan. So, manalan. Sa mga oras na mga ito, Jiggy, ay medyo bumibigat na ang daloy ng trapiko dito sa katabing National Road na isa pang alternatibong ruta dito sa area. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Muntinlupa. Jiggy? Maraming salamat, Athena Imperial. 10 bandidong patay at 8 iba pang sugatan sa bakbakan ng militar at masasamang elemento sa Isulan, Sultan Kudarat. Maghain lang daw ng search warrant ang 33rd Infantry Battalion nang atakiin sila ng mga armadong lalaking may mga machine gun. Nasukol ng mga otoridad ang bandidong si Abdul Magid Logi Oman alias Black Moro na isugod na sa ospital ang mga sugatan. Humingi ng tulong sa pulisya at militar ang mga residente dahil sa mga pakalat-kalat na masasamang loob sa kanilang lugar.